Trending na inihaw na balot sa La Loma, Quezon City. Gayuhin na rin natin ang mga pagkain sa Ubo, Tondo, Manila. At talaga namang sikat na sikat ngayon ang Max Grill Balot na nagbebenta ng inihaw na balot na nilalagyan ng espesyal na toppings at sauce sa ibabaw. At dahil nga talagang sumikat ang trending na inihaw na balot na ito, ay nagsulputan na sa iba't ibang mga lalawigan ang mga nagbebenta na to. Pero syempre, hindi naman natin palalagpasin na hindi natin matitikman ang nagtrending na Max Grill Balot dito sa La Loma, Quezon City. At saan nga ba ito matatagpuan? Halos katapat lang ito ng Barangay Hall, Tentido Street, Barangay San Jose, La Loma, Quezon City. At sa mga gustong pumunta dito ay napakadali lamang nitong makita. Bukod sa napakalaking tarpaulin na makikita nyo dito sa kanilang pwesto, ay kapansin-pansin naman talaga ang mga balot na ito na iniihaw. Kaya naman hindi na namin pinatagal pa at umorder na nga kami ng iniihaw na balot na ito. At talaga namang kapansin-pansin na bawat minuto ay nagluluto sila dahil sa dami na rin siguro ng mga bumibili dito. At dahil talaga namang nakaka-curious kung paano nila inihahanda o ginagawa ang grill balot na ito, naisipan ko nga tanongin si kuya kung paano ba ito hinahanda. Sabi nila, ito daw ay nilalaga muna bago nila iihaw. Pagkatapos ay binabalatan nila ito doon sa pinakaibabaw ng balot. Pagkatapos ay isasalang nila ito at ilalagay nila yung special sauce nila dito. Tinatakpan nila ito para mas manuot daw yung usok doon sa niluluto nilang balot. At pagkatapos lamang ng ilang minuto ay pwede na itong ihanda o ibenta sa mga nakapila dito. Bali yung presyo pala ng grilled balot na ito ay nagkakahalaga ng 30 pesos. At masasabi ko na totoo ang chismis na masarap talaga yung grilled balot nila dito. Bukod sa hindi na natuyo yung sabaw, masarap din yung ginamit nila o yung nilagay nila na special toppings sa ibabaw ng balot. Talaga namang kakaiba yung sauce na inilagay nila dito. Malinamnam yung balot, manamis-namis yung sauce, tapos yung kite hindi ganun kalaki, kaya naman makakain mo talaga. At tinikman na nga ng asawa ko at talaga namang nasarapan siya dito sa balot. Nakatatlong piraso na nga siya dito. Pagkatapos nga namin kumain ng balot sa La Loma, Quezon City, ay dumiretso na kami sa Ubo, Tondo, Manila. Dumayon na nga pala kami dito para bumili at matikman din yung mga grilled balot na binibenta dito. Na meron din kayang pinagkaiba o halos parehas lang. At dito nga kami bumili sa R&J Grilled Balot. Bali yung balot na binibenta ni ate, nilalagyan niya ito ng chili garlic oil, tapos nilalagyan niya din ito ng onion leek. Pagkatapos ay iihawin niya ito hanggang sa kumulo yung pinakasabaw ng balot. Ang halaga ng balot na binibenta ni ate ay nagkakahalaga ng 30 pesos each. At pag naluto na nga itong grilled balot na ito, ay nilalagyan niya na ito ng stick. Para nga naman mas madali at hindi mahirap kuhanin yung pinakalaman ng balot. Bali yung napansin ko pala dito sa binibentang grill balot ni ate ay hindi niya ito tinakpan. Bali hihintayin na lamang pala itong kumulo at pagkatapos ay pwede nang ibigay o ibenta sa mga bumibili sa kanya. Sa chili garlic oil na nilalagay niya, mas maganda kung ire-request nyo kung hindi kayo mahilig sa maanghang na konti lang yung ilagay niya kasi maanghang talaga yung chili garlic oil na nilagay niya. Pero in fairness din naman dito sa binibentang grill balot na ito no, na hindi siya ganun kalansa. Pwedeng-pwede rin pala itong lagyan ng kaunting asin at suka. At ayan, pinatikim ko na nga sa asawa ko at kung ano nga ba yung masasabi niya sa lasa ng balot dito. Bali, ang nasabi niya nga dito ay masarap din daw ang balot dito. Pero sa totoo lang ay mas masarap naman talaga yung original na balot. Mas naging espesyal lang talaga ito dahil hinaluan at nilagyan ng espesyal na sauce. Pero ayun nga, dahil may iba-iba tayong panlasa kung ano nga ba ang masarap sa hindi, masasabi ko na depende talaga ito sa panlasa natin kung masasarapan tayo sa mga pagkain kinakain natin. At dahil nga medyo maanghang yung mga kinain namin ngayong araw, ay napadaan kami dito sa nagbebenta ng ice cream na. Naaalala ko nga pala na madalas ako nakakapanood ng mga video na gumagawa ng ice cream na ganito. Pero talaga namang kakaiba sa pakiramdam pag pinapanood mo ito ng aktwal. Very satisfying talaga itong panoorin. Pagkatapos ay ganito lang pala yung ginagawa nila sa prutas. Tinataddad lang nila ito ng pinong-pino hanggang sa mahalo ito doon sa ice cream or doon sa pinaka-syrup na nilagay nila dito. At syempre kapansin-pansin din na bawat minuto ay nag-iiba na yung texture. At habang pinapanood ko nga ito ay talaga namang natatawa na rin din ako sa sarili ko dahil para akong batang tontuwa habang tinitignan ko yung paggawa ng ice cream na ito. Pagkatapos na nga lang na ilang minuto ay ayan, nakikita ko na na ready na ito at pwedeng-pwede na ito. Ayan na nga yung ginawa ni Kuya, ipinlat-plat niya lang ito dito. Pagkatapos ay i-scrape niya ito ng ganito. Pero bago nga po pala matapos ang video na ito, nais ko nga po palang magpasalamat sa lahat ng mga nag-subscribe sa akin, sa lahat ng mga nanonood ng mga videos ko, sa mga nagsishare at nagko-comment at sa walang sawang pagsuporta. Maraming maraming salamat po talaga at maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa next video po.